Another day locked down in my... Yes, good evening mga katoto. Kung mapapansin nyo ngayon sa video natin, madilim itong dinaanan natin. Parang nasa barangay tayo, no? Pero hindi po. Nasa gilid tayo ng SM Rosario. Ayan yung SM. Yung street lights ng Costa Verde. Ay, patay. Patay ang ilaw dito lahat. So, kapag walang ilaw itong daan dito, madilim. Anyway, magandang gabi muli sa ating lahat. At sa gabing ito, magkaroon lang tayo ng road trip dito sa area na ito. Actually, pupunta ko ng Dream Homes. Pupuntahan ko lang yung isa sa mga kaibigan natin. At merong ipaturo sa akin. Turuan ko raw siya kung paano mag-edit. Anyway, let's share the things that we have learned in editing. Anumang bagay natutunan natin, i-share natin. Ganun din talaga eh. Nung nag-umpisa ako mag-edit sa YouTube, pag ako nag-vlog, talaga nahirapan ako. So, nagtatanong ako, nag-aral, practice. But at this time, kung ano yung kunting nalalaman natin, i-share naman natin. Nang sa ganun, sila din ay maroon, matuto kung paano mag-edit ng mga video. At for the future, they can upload it sa YouTube. Alright, so time checks now 33 minutes past 7 o'clock. A traffic po dito sa Tejero. So dito sa dinadaanan ko, ang dami mga pagkainan dito. Pero kailangan ko lang. Hindi ka magugutom kapag dumaan ko sa lugar na ito. Ang daming mga kainan. Jupran's Inasal. Shout out Carb Zone Motoshop. Sarado na sila Dan. Alright, so nandito na tayo sa intersection na gilid ng Robinson. Unfortunately, it's Saturday night and traffic. So, biro nyo, kung nabuksan na yung daan papunta diretso, itong daan papunta doon, diretso dito, pwede lang kumaliwa rito pag papunta ka ng Malabon. At the same time, kapag papunta ka ng looban ng Tansa, like for example, Bunga, Bukal, pag kumaliwa ka rito at diretso yung daan, mayroong bridge doon na ginagawa na kung saan tatawid yun sa barangay Bukal. So, maibisan talaga ng traffic dito sa lugar na ito kapag itong mga daan na ito ay mabubuksan na. Dahil from this point up to doon point sa kanto ay traffic na. So, itong mga sasakyan ngayon na pinapadiretso, pag iyan ay dire-diretso at mag-stop doon sa junction, ta-traffic na yan. So kung mapapansin natin, banda doon, traffic na siya doon. So nasa 3 minutes na tayo nakatambay rito at hindi pa naubos yung sasakyan na pinapadiretso ng traffic enforcer na ito. Iyan si Joel. Iyan si Ses. Si Paulette. Nagsha-shopping kayo? Uy, sa kayo, nag-traffic kayo. Okay. So, makasama ko sa trabaho. Taga Dream Homes. Alright, let's go.
Good evening. Ano to? Sir, mga kulambo, sir. Kulambo, kumot, arinola. Walang ano dyan, microwave, refrigerator, washing machine. Tika, sabi mo na ako. Kala ko, bakante ka ngayon, tuturuan kita sana kung paano ka mag... Ay, hindi. Oh, next time na lang. Oh, sir. Maraming yung marami ba? Oo, busy-busy ka eh. Ganyan talaga, no? Oh, next time. Sige, sir. Alright, mga katoto, napuntahan na natin si Jason at nakapagkwentuhan na tayo, but hindi masyadong na-share natin dahil busy siya. So next time na lang. So on the way home na tayo at ipakita ko lang sa inyo kung gaano kahaba ang traffic na ito. So itong traffic na mayroon tayo sa harapan natin going to Tansa ay mula Petro na yan. So titingnan natin kung gaano kahaba ang traffic na ito. Let's go. So from Petron Canto going to Tansa, ayan yung traffic dito. So dire-diretsoin natin ito. Nang sa ganon, makita natin kung gaano kahaba ang traffic na mayroon ngayon sa Antero Soriano Highway on a Saturday night, 7:56 in the evening. Wow! Ganun kahaba ang traffic dito. Hanggang Maple Grove ang traffic. Yeah, this is Maple Grove. So kahit pa paano, maiksi lang compared yung mga nakalipas na mga araw na hanggang Gate 4. Alright mga katoto, pasok na tayo dito sa gate 3 and back to home na tayo. At itong EPSA na ito, para sa kaalaman ng iba na malayo rito o yung hindi alam kung ano yung EPSA, ang EPSA po ay isang lugar na kung saan marami po mga kumpanya na nakalocate dito. At iba-iba ang product na ginagawa. Mayroong paggawaan ng mga electronics, may paggawaan ng mga damit, may paggawaan ng mga auto parts, may paggawaan ng bahay. And that's our company. Itong lugar na ito, ang daming mga kumpanya na nakalocate with different products. Kaya dito sa bayan ng Rosario ay marami po mga iba't ibang pinanggalingan, people from Luzon, Visayas at Mindanao. At isa ako doon, isa ako sa mga dayo dito sa lugar na ito. I started working dito sa EPSA way back 1995. That was December 1995. At ang bilis ng panahon. Ngayon ay November 26, 2022. So ganoon nakatagal ako dito na nirahan sa Rosario. At the same time, dito na ako nagkaroon ng pamilya. Wife ko hindi naman talaga taga rito. She came from Bataan, but dito na rin siya nagtrabaho, dito na rin siya nagwork, dito kami nagpangita. So it was a long story kung bakit talaga ako dito na tumagal.
But what is the great part of that, ay dito ko rin nagamit ang aking paglilingkod sa Panginoon. So all things work together for good for them who love God and for them who are called according to His purpose. Wala akong plano na magtrabaho dito. But you know, our plans is not the best. God's plan is the best. So dito pala ako dinala ng Panginoon para magamit ako sa kanyang ministry. So yan po ang trade fair dito sa EPSA. Every November down to December po yan. So ang trade fair po ay iba't ibang mga paninda na sa loob ng basketball court. At mayroon din mga company na nagtitinda ng kanilang mga product, and mostly yung mga factory na ang product nila ay damit. So kung gusto nyong dumalaw dito sa EPSA, just visit the basketball court at marami kang mabibili dyan. Assorted na rin po yan. Mayroong damit, mayroong laruan, at pag nagutom ka, mayroon ding mga pagkain dyan. So ito, ipapakita ko sa inyo isa sa mga kainan na pwede nyong puntahan dyan sa loob ng EPSA. Ito, kainan ng aking kaibigan na si Sang Min. Good evening mga katoto. Sa ngayon, nandito tayo sa loob ng EPSA dahil mayroong trade fair dito sa EPSA ngayon. And you know, pag pumunta kayo dito, huwag niyong kaligtaan na puntahan yung tindahan ng aking kaibigan. Pagkain ang tinitinda niya dito. At ang pangalan ng tindahan niya ay Sang Min's Tukbuki. Ayan. Anong ibig sabihin ng tukbuki? Rice cake. Rice cake. Alright. So, ito si Sang Min. Yan. Say hi. Hi, bro. Hello po. Yan. So, ito yung niluto niya. I'm preparing 10 pieces order po. 10 pieces order. 10 order. 10 order daw yun. So, how many more? 5 more? Basta kalimit. Bro, what else are you selling here? Corn dog and mando. What is this, bro? Corn dog. How about this one? Mando. Mando is dumpling. She's my secretary. Yeah. So, can you invite them to visit your store? Invite them to visit your store. Are you them? Huh? Tell my viewers to come to your store. Oh, you say it in Korean na lang. Sige, masisayo. Sarap daw yung ano niya. Oh, Jera, invite them. Hi guys, punta po kayo dito sa Sang Min's Tukbuki. Sa trade fair. Alright, so katabi din sa kainan ni Sang Min ay kainan din ng aming kaibigan, matagal na naming kaibigan, kay Tita Toyang. So, bisitahin nyo sila. Bisitahin nyo dito ang trade fair sa EPSA. Mamili na kayo. Have your shopping dito sa loob ng EPSA. And, pag nagutom kayo, puntahan nyo ang mga binabanggit kong kainan. Alright, so nandito na tayo ngayon. Bumalik sa daan na madilim. I just like to remind everyone that Sunday is the Lord's Day. And don't forget to be in the church tomorrow. Mas priority natin na puntahan ang church. Ika nga sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Whatever things that we desire in our life, according to His purpose, ibibigay ng Panginoon Diyos ito sa atin. Alright, so yun lang po mga katoto ang ating short vlog sa gabing ito. And once again, this is JB Moto reminding you all, gaano man kahirap ang buhay, just enjoy life. Ride ko to, ride mo to, enjoy every day. God bless. Entrance gate ng Costa Verde, gate 2.